Ang Talaarawan ni Inang Bayan. Pasensya na kayo sa boses ko kasi naligo kami sa ulan habang nag-ice skating. Sorry! Tapos medyo umuulan din ngayon. Tapos itong babae ito, feel na naman niya. Feeling niya nasa k-drama na naman siya. Sitsak-sitsak para mabuko ini. Asan ka? Asan ka? Ang init! Di ba kayo naiinitan dyan sa bahay nyo? Ang init, init! Alam, hindi pa ako nag-hi sa inyo. Game. Hi! I'm Inari ng Bayan dito sa YouTube. At para sa video natin ngayon, siguro nabasa nyo na naman siguro yung title. Kaya kinlik nyo to, di ba? Kasi gusto nyo mapanood kung paano ko napinturahan tong kwartong to. Kasi first time ko lang magpintura sa buong buhay ko ng kwarto. Sobrang excited ako ngayon Basta excited lang ako ngayon kasi wala naman din akong ibang kaka-excitan ngayon sa buhay. Ay, di ba? Kaka-room tour ko lang nung... Hindi ko alam kung kailan ko siya na-post pero alam ko New Year ako nag-film no, nung room tour na yellow at saka pink pa yung kulay ng kwarto ko. Pero wala lang, gusto ko nang palitan yung kulay niya. 1 year na rin naman na ganun yung kulay niya. Pero di ko rin naman sinasabi sa inyo na every year ay magpalit kayo ng pintura. Sadyang ano lang talaga, nagsawa na ako sa kanya. Syempre hindi naman natin may iwasan na, na mag-iba na yung gusto natin. Parang iba naman ata yung meaning nun. Okay, so simulan natin sa mga materials na ginamit namin. Nasa description po lahat ng materials na ginamit namin, kaya tignan nyo na lang. So, yung pinakauna natin gagawin, tanggalin ang lahat ng gamit na nasa kwarto. Siyempre, para hindi sila mapinturahan, o kung gusto mo maging color white lahat ng gamit mo, huwag yung tanggalin. Pero yung iba kasi hindi nila tinatanggal, tapos binabalutan lang nila. Pero para sa akin, kasi mas gusto ko na tanggalin siya sa kwarto, kasi, siyempre, di ba first time namin, malay ba namin kung magkalat kami o kaya magkamali kami, edi mas safe na lang na nasa labas na yung mga gamit para hindi sila madami. Tapos, tanggalin mo na din pati yung mga tornilyo, yung mga nakasabit dyan sa kwarto mo, kasi para hindi rin sila mapinturahan. Kapag hindi mo sila matanggal, yung iba kasi matigas na yung tornilyo. Yung ginawa namin sa mga ganon, tinape na lang namin para hindi sila mapinturahan. Syempre. Ano pa bang silbe? Ba't may iti-tape kung ayaw mo mapinturahan? Diba? Dito, wala. Nagliligpit lang kami. Alam ko, dun sa isa kong kwarto, wala akong kama. Ano yun? Wala akong kama, pero dito, wala akong... Ay! Ba't siya sumaya? Wala akong cabinet. Oo, yun. Sorry na, medyo bangag. Ayan. Tulong-tulong kami dyan. Yes! Napakasipag nga naman talaga. Again, ang sipag-sipag mo. Ayan. Ay, ano ba yan? Ayan na, nagtanggal na kami ng mga, hindi ko alam tawag siya. Basta ayan, oo yan, tanggal kami ganyan. Pag natanggal mo na lahat ng gamit mo dyan, tornilyo, mga ganyan, pwede ka na magliha. Ang liha kasi sabi ng tatay ko, pampagaspang daw yan ng pader eh. Pag mas magaspang, mas makapit yung pintura, ganun, kasi hindi siya madulas. Pero feeling ko pang paano din siya, pang pa-flat para... Ang hirap i-explain. Basta, preparation siya bago mo i-paint yung kwarto mo. Tip ko lang sa inyo na mag-mask kayo para hindi kayo maalikabukan. Hindi pumasok sa ilong nyo, sa bunganga nyo yung alikabok dun sa liha. Tapos, pwede rin kayo maganto. Habang minawalisan nyo, tsaka habang nagliliha, maganyan ka. Kasi, nakakatulong to para hindi ka mapuwing. Ayan, nagliliha naman kami. Alam, si Arce, napaka-feeling. Ayan, napuwing ako. Dalawa kami ni Papa yung nagliha na itong buong kwarto ko kasi tinawag si Age sa kabilang bahay. Hello, excuse me. Ayan. Wala, liha-liha lang. Oh, ayan, magwawalis ako. Maya-maya magpa-perform yan. Oh, ayan na. Malapit na siya mag-perform. Oh, diba? Sabi ko sa inyo eh. Ewan ko ba, bakit nahihilig sa pagsasayaw itong filingerang to? Tapos,
Tapos, kapag tapos ka na magliha, tapos mo na walisan yun, ilagay mo na yung mga papers, yung mga karton, newspaper dyan sa lapag, sa tiles mo para hindi mo sila mapinturahan. Tapos, nag-start na rin kami na i-tape din yung mga gilid-gilid ng tiles. Kasi mahirap magkuskus ng tiles. Kapag katas mo magpintura, tapos puro patak yan, ang hirap na... Nakalimutan namin videohan yung naglalagay kami ng karton at saka mga papel sa lapag. Pero lalagay nyo lang naman yung sa tiles tapos magte-tape kayo nung gilid ng tiles para hindi sila mapinturahan. Madali lang yun. Tapos pag nagawa mo na yun, pwede na kayo mag-start magpintura. Isang paintbrush, isang roller yung ginamit namin nung una. Yung pinsan ko dun sa paintbrush, tapos ako dun sa roller. Sa first layer, talagang hindi pa siya fully magiging white. Kahit hindi pa magpantay yung kulay nyo sa first layer, okay lang yan. Kasi habang nagpapatong kayo na nagpapatong ng layers, magpapantay yan. Huwag kayong mag-alala. Ayan na, nagsimula na kami magpintura. Sa una, tag-isa kami, roller sa akin, tas sa kanya paintbrush. Pero mga kalagitnaan, tag-dalawa na kami. Tag-isa kami yung roller, tsaka tag-isa kami yung paintbrush. Nakalimutan ko sabihin sa inyo, hindi na namin na-videohan yung buong pagpipintura namin kasi na full storage na ako. Pero, ganyan din naman yung ginawa namin. Parehas lang. Pero yung pinakahuling layer namin, parehas na kaming roller yung ginamit para pantay na talaga sila. First layer namin, ginawa namin siya sa unang araw na nagpintura kami. Inabot na kasi kami ng gamelan kasi hapon kami nag-start. Sa second day namin, nagawa yung second layer, third layer, at saka yung pang fourth layer. Pero bago kayo magpatong nun, kahit maghintay kayong mga ilang minutes, basta dapat kunyari ito munang wall na to, tapos next itong wall na to, tapos ito next itong wall na to, tapos ito next itong wall na to. Bago kayo magpatong ulit ng pang third layer nyo or fourth layer, ganun. Patuyuin nyo muna. Sa third day, dun ko na binalik lahat ng mga gamit na tinanggal namin. Papakita ko ba? Alam, ang sakit lang dyan ko. Para akong kinabagan. Walang niya kasi itong anong tape. Ayan, hindi ko alam kung bakit. Hindi ako nagsalita dito. Nasa isip ko kasi magpo-voice over ako. Tapos hindi ko naman alam na mahirapan pala akong magsalita kasi para akong ngongo. Ayan, nagtatanong siya kung madilim daw ba. Ayan yung nag-iitsura ng kwarto ko matapos namin pinturahan. Mas maaliwalas na siya ngayon, mas maliwanag. Ayan. Ala! Andal-dal di Faye! So, thank you so much for watching this video! Bye! Mwah! Okay, test it! Mic test. Ha 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 ha. Lapel. You shot mo, hindi dispatch ni Kuya Adam. La 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 la. Good morning guys, good morning. Tatry lang ako dito ng lapel. Binigisain na ako ng nanay ko. Let's go.